balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Paghanap ng mga nawawala sa landslide sa ilang barangay sa Leyte, itinigil na. Barangay Cantagnos, inirecommend na rin isara na dahil sa banta ng landslide. Mga namatay sa dengue sa Zamboanga City, umabot na sa 14. Mga kaso ng dengue sa 4 na rehiyon ng bansa, tumaas din. Department of Health nagbabala sa dami ng mga lumabag sa health protocols noong Semana Santa. Ilang Pinoy sa China na wala naman ang trabaho sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. 5 sugatan sa pamamaril sa grupo ni Calio Didi Guzman sa Bukidnon, dating mayor sa Lanao del Sur, patay naman sa engkwentro. NBI dinitalye ang nangyaring data breach sa sistema ng Smartmatic. Pagbabayad naman ng 90 milyong pisong kontrata sa Smartmatic, pinagpaliban muna ng COMELEC. 300 bilyong pisong halaga ng mantika mula Malaysia na ipuslit sa bansa. Department of Agriculture tinawag na mother of all smuggling. 100 kilo ng smuggled na carrots nasabat naman sa Divisoria, Maynila. At sa Showbiz Spotlight, comeback teleserye ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo unang mapapanood sa Netflix. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, April 20, 2022. At kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Tinapos na ang paghahanap sa mga nawawala pa sa landslide sa ilang barangay sa Baybay City, Leyte. Tinigil na rin ang paghahanap sa barangay Mailhi at Bunga dahil sa malambot pa rin ang lupa at pahirapan ang paghahanap sa mga bangkay dahil posibleng nasa stage of decomposition na o nabubulok na. Tuloy naman ang search and retrieval operations sa barangay Cantagnos kung saan na-recover ang 3 pang bangkay. Inirekomenda rin ng Mines and Geosciences Bureau na isara ang naturang barangay para hindi na bumalik at manirahan pa mga residente dahil sa banta ng landslide. Makita man lang yung bangkay nila at may palibing ng maayos. Dasalan din namin yung mismong site para patungkol naman sa mga kaluluwa para mapanatag. Wala naman tayong magagawa na. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Baybay City Mayor Jose Carlos Cari na 123 na ang naitalang namatay habang may 66 pa ang nawawala. 3 lugar umano ang tinitingnan bilang relocation site ng mga residenteng naapektuhan ng landslide dahil sa hindi na may tuturing na ligtas bilang tirahan ng tao ang lupa na nalubog sa landslide. Ngayon, pag-uusapan kasi may represent kaming tatlong area no, na siyempre pag-uusapan ng council, pag-uusapan ng DR at saka andyan yung authority sa ano no, sa environment para mapili kung saan ba ang pinakamaganda na lugar. Kasi kinukonsider din natin na hindi ganong kalayuan sa naging yung tirahan nila. Sa tala naman ng NDRRMC, umabot na sa 175 ang bilang ng mga namatay dahilan sa bagyong Agaton. Pumalo naman sa 1.4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang na po ang 760 milyong piso sa mga palaisdan at 600 milyong piso sa mga palayan. Umabot na sa 14 ang naitalang namatay sa dengue sa Zamboanga City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite na karamihan ng mga namatay ay edad 20 pababa. Mula sa 165 kaso noong nakaraang linggo, bumabaan niya sa 76 ang mga bagong kaso pero mataas pa rin ito sa epidemic threshold. Sa ngayon, mahigit sa 1,100 pa ang kaso ng dengue sa Zamboanga City. Mostly ang profile ng deaths natin are
are ano no, less than 20 years old. Mm-hmm. So ito yung nagkaroon ng mga warning signs na sinasabi natin no, nag-progress to the severe dengue. Yung 4S strategies intensify natin, especially yung search and destroy. Opo. Kasi kailangan natin gawing regularly because dito sa city, halos everyday po umuulan. Sa tala ng Department of Health, tumaas ang mga kaso ng dengue sa Cagayan Valley, Cordillera, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtatalaga ng fast lane at hiwalay na kwarto sa mga ospital para sa mga kaso ng dengue. 3,683,000 ang mga kaso ngayon ng COVID-19 sa ating bansa matapos po na madagdag ang may 158 bagong kaso at may 6 na nadagdag naman sa mga namatay. Aminado si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inasahan na ang dagsa ng mga mamamasyal noong Semana Santa, pero nagulat sila sa dami ng mga lumabag sa health protocols. Dapat na niyang bantayan kung makararanas ng sintomas ang mga nagpunta sa mga matataong lugar. So we have seen that these videos where people were partying without any mask at all and talagang siksikan sila. Marami rin dun sa mga dagat no na pinupuntahan na talagang punong-puno sila at halos magkakadikit na sila dun sa mga lugar na yan. Ito pong mga ganitong pagkakataon, dito po nagkakaroon ng chance yung virus para po magpasa-pasa sa bawat isa sa atin. Tiniyak naman ni Private Hospital Association President Dr. Jose Rene de Grano na handa ang kanilang mga ospital sa posibleng pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19. Kasunod nga ng babala ng World Health Organization na maring umabot sa 300,000 ang aktibong kaso sa Pilipinas pagdating ng Mayo. Nakakabahala po talaga yan. Kung totoong mangyayari yan, kukulangan po siyempre tayo ang ating health care facilities. Although kung ang mga simptomas po ay very mild, ay di ayos naman po yan. Kasi usually yung tinatanggap natin sa ating mga ospital ay moderate hanggang pataas, ano, moderate severe na cases. Pero nakahanda po ang ating mga ospital. Si PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano. Posibleng masimula na sa susunod na 2 linggo ang pagtuturok ng 2nd booster shot sa mga senior citizen, immunocompromised at healthcare workers. Ayon sa Department of Health, hinihintay na lang ang guidelines at rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council para masimula ng pagrolyo ng 2nd booster shot. Pero hindi sakop na emergency use authorization ang pagbabakuna na 2nd booster sa adult population. Muli namang nanawagan si Health Undersecretary Mirna Kabutahe sa publiko na magpaturok ng booster shot bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 66 million ang fully vaccinated sa bansa, pero mahigit 12 million pa lang ang naturukan ng booster shot. Alam naman natin na very unpredictable itong ating COVID-19 na virus. We need to err on the side of caution. Kailangan mag-additional shots yung 18 years old and above para may layer of protection ang buong bansa. Aminado naman ng DOH na malabo nang maabot ang target na 70 milyong fully vaccinated sa bansa pagdating ng June 30. Ilang Pinoy ang nawala naman ng trabaho sa China na tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang household service worker na si Leonisa Suba at kanyang pamangkin na apektado rin ng lockdown sa Shanghai. Talaga pong napakahirap po ng sitwasyon namin dito. Kaya po sana po humihingi po kami ng tulong sa government natin. Sa hirap po na dinanas po namin dito, talaga pong napakahirap po. Kaya gusto na po sana namin makauwi na lang or kung may makapagbigay po ng tulong na po. Itinanggi naman ng OFW na si Riman Manlangit na lumuwag na ang lockdown dahil bawal pa rin silang lumabas sa compound. Dapat din anyang madaliin ang pamahalaan ng pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong Pinoy. Sana po
mapabilis po yung ayuda kasi almost 1 month na po kaming walang pasok, tapos no work, no pay. So yan ang pinaproblema namin. Hindi po namin alam kasi kung hanggang kailan yung lockdown. Sana po cash kasi yung need namin. Sana po mabigyan nyo rin po kami ng cash kasi lahat po ng ginagawa namin dito, pag-order kami ng online is need kasi ng cash. Si Reman Manlangit po, isang OFW sa Shanghai, China, 13 taon nang nagtrabaho at naninirahan. Ayon naman kay O Administrator Han Leo Kakdak, inaasahang may pamamahagi na ang ayuda bukas o sa Biyernes. Uunahing pamigay ang food assistance at inihanda na rin ang posibleng tulong na pinansyal. Meron na tayong at least, at the very least, mga 500 na mga pangalan na ipinisenta sa atin. So, handa na tayong tumulong. Yung ating initial set of assistance ay handa na nating i-roll out. Wala kaming nakikitang hadlang na in terms of yung pagsasagawa ng food distribution. And again, kabayan, may mga paraan po tayo na hindi kinakailangan magkaroon ng actual na pag-aabot ng food drive. Posibleng grocery voucher system na padadala sa kanila through electronic. Sa datos ng Shanghai Municipal Health Commission, 10 na ang naitatalang namatay habang halos 20,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19. Nagpaliwanag ang Department of Education o DepEd sa mandatory on-site reporting ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Iti kahit ipinatutupad pa rin ang distance learning at hindi lahat ng paaralan ay nagsasagawa ng face-to-face classes. Sinabi ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla, nasakop ang public school teachers ng polisiyang inilabas ng Civil Service Commission at Interagency Task Force kaugnay na 100% kapasidad sa mga ahensya ng pamahalaan. Posible anyang masita ng Commission on Audit ang DepEd kung bibigyan ng sahod ang mga guro kahit walang aktual na time-in at time-out record. Nauna nang nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa DepEd na suspindihin ang mandatory reporting sa paaralan dahil limitado ang internet connection at gadget para sa mga gurong nagtuturo sa pamamagitan ng distance learning. 15 minuto na lamang po kabayan bago mag-ikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nagsorry si dating National Security Advisor Norberto Gonzales kay Vice President Lenny Robredo matapos ang panawagang umatras sa pagtakbong Pangulo. I'm apologizing to her because what we need is something better after the elections. Whoever wins, not anti-Robredo, I'm not anti the Vice President. So far I know that if we will go by that survey, she has the best chance of really challenging BBM. Nag-ikot naman sa Agusan del Sur si Manila Mayor Isko Moreno na pinanindigan ang panawagang umatras sa presidential race si Robredo. Ulitin ko ulit, George. Don't speculate. Huwag na kayong magtanong kung kani-kanino. Ako na nagsasabi at pinanindigan ko lahat ng sinasabi ko. At alam niyo, George, birang-bira akong magsalita. O ngayon, ulitin ko. Vice President Lenny, be a hero. Withdraw. Give chance to the other candidates. Baka kami ang makapagpatagumpay nung gusto mo. Nangampanya naman sa Iloilo si Senador Panfilo Lacson ay giniit na hindi siya kasama sa mga nanawagang umatras na si Robredo. Ako, I have nothing to apologize for because I did not join the call to for VP Lenny to withdraw. Sinabi ko lang yung facts, you know, what transpired. Bumisita naman sa Zambales si Robredo na nangakong isusulong ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Dapat tinututukan nito ng pamahalaan, hindi lang sa pagsiguro na yung mga karagatan natin, nakakapangisda yung mga mangingisda natin ng libre. Pero tinutulungan sila magkaroon ng mga fishing boats na kayang pumunta sa malayo para nakakapangisda sila ng maayos.
Naniniwala naman ang kampo ni Senador Manny Pacquiao na nagkaroon ng divine intervention kaya hindi siya nakadalo sa isinagawang press conference sa Manila Peninsula. Lima ang sugatan matapos paputukan numano ng baril ang grupo ni Calio de Guzman at ilang katutubo sa Bukidnon. Sa video, naglalagay ng puting watawat sa isang lupain ang mga katutubong manobo nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Kabilang sa mga nasugatan ang magsasakang si Nani Abella na katabilang ni De Guzman. Sa panayam ng teleradyo, sinisi ni Calliodi ang pamaril kay Quezon Bukidnon Mayor Pablo Lorenzo na inakusahan din niya ng land grabbing. Wala namang barilan. Binaril kami ng security ng Mayor Lorenzo ng Quezon Bukidnon, land grabber, yung lupa ng ating mga katutubo. Agad nung makita kami, ay isa po kumadahanan. Yung unang putok, sumama doon sa katabi ko, yung Nani Abella, at tumba agad siya. Sigurado ako dyan, dahil doon sa loob ng compound nila nang galing, kaya lang, wala silang patches, walang uniforme. Agad namang itinanggi ni Mayor Lorenzo na may kinalaman siya sa naturang insidente. Me? Private Army? Wala man ko na. I have no private army. I used to be general manager before of that company some years ago. Pero I was already removed because of, so precisely siguro, so it's not involved in my politics. I'm not anymore connected. Ayon naman sa PNP Region 10, may mga natukoy ng personalidad na posibleng sangkot sa pamaril at posibleng mga security guard ng pinag-aagawang lupain. We are trying to find out talaga kung yung galing talaga nyo kanina, yung mga who are the perpetrators, yung shooting na yun, tama ba yung ginawa nila? Are they allowed to carry firearms, especially sa election time? Anong firearms na ginamit? Pag may papel ba? The PNP Region 10 Director Benjamin Acorda. Patay ang dating mayor ng Taguloan 2 sa Lanao del Sur matapos makainkwentro ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa bayan ng Wao. Sisilbihan sana ng Warren of Arese, Barangay Inudaran Chairman William Cumayog ng magpaturok o magpaputok ng baril at magpasabog ng M79 grenade launcher na harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms Regulation Act. Si Cumayog, na itinuturong leader ng Gandawali Group na nasa likod ng pananambang sa 7 tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency noong 2018, na-recover sa bahay ng suspect ang matataas na kalibre ng baril at mga bala. Naniniwala naman ang National Bureau of Investigation o NBI na hindi lang isang tao ang sangkot sa sinasabing data breach sa sistema ng Smartmatic. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na kinuha ng Smartmatic ang serbisyo ni Ricardo Argana noong Agosto at pinadala sa Comelec Warehouse para magsagawa ng ilang test sa automated election system noong Nobyembre. December 28 hanggang January 2, nagsimula ng mamonitor ang unusual na traffic at download sa sistema ng Smartmatic. Umamin din si Argana na may katransaksyong third party at pinangakuan siya ng pera kapalit ng access sa sistema ng Smartmatic gamit ang laptop na inisyo naman ng kumpanya. January 3, 2022, he reports back to the premises of Smartmatic in Taguig and brought back the laptop that he took from the premises of Comelec. January 9 detects unusual traffic in their system using VPN logs downloads and were traced to the former employee of Smartmatic. When he appeared in our office, he admitted that he was also promised, aside from the training modules, he was also promised money ranging from 50,000 to 300,000. Sa kabila ng resulta ng investigasyon ng NBI, tiniyak pa rin ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo na walang magiging epekto sa sistema ng Comelec ang illegal na access sa sistema ng Smartmatic. We are quite sure that there is no cyber attack in our system because in the first place in Santa Rosa,
is not connected in internet. Pero pinagpaliba naman ng COMELEC ang pagbabayad sa 90 milyong pisong kontrata sa Smartmatic hanggat hindi nare-resolba ang isyo. Sinampahan na rin ang kaso si Argana sa Taguig City Prosecutor's Office habang handa ang Senado na magpatawag ng isa pang executive session para pakinggan ang iba pang impormasyon mula sa investigasyon ng NBI. Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na human error ang dahilan ng umano'y pre-shaded na balota sa overseas voting. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DFA Undersecretary Brigido Dulay na posibleng hindi napansin ng tauhan ng konsulada na dalawang magkadikit na balota ang naibigay sa ilang botante, kaya bumakat sa likod o hiwalay na balota ang nai-shade na boto. Posible rin anyang naisama sa unused ballot sa mga namaling shade na balota sa halip na mailagay sa spoiled ballots. Iimbestigahan naman ng COMELEC ang isyo sa natanggap na vote receipts ng ilang OFW. Ito'y matapos kumalat sa social media ang report na hindi tugma sa voting receipts ang pangalan ng kandidatong pinili ng mga OFW. Sa ngayon, balik normal na ang overseas voting pero hindi pa rin nakararating ang election material sa India at Syria kaya hindi pa masimulan ang botohan. 4 minuto bago mag-ikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nababahala naman ang grupo ng mga supermarket sa patuloy po na pagtaas sa presyo ng ilang bilihin. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua na linggo-linggo na lamang ay tumataas ang presyo ng gatas, kape, dilata, mantika at maging mga panimpla. Kasi continuous eh. No? If it is to stop or if I see right now it's April and there's none in May, then I'll say, okay, the buck stops there. Medyo makapahinga na tayo ng konti, di ba? Election pa man din. Kaya lang continuous eh. So when the new government comes in, whoever wins, no? Has his or her hands full. Minadurman ang Department of Trade and Industry na apektado ang mga bilihin ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo pero iginiit na wala pang inaaprubahan dagdag presyo sa mga bilihing sakop ng suggested retail price. Ang nagiging impact niyan per piece, yung per piece, alimbawa delata or isang bote, mga 15 centavos. And at this, in all likelihood, ang manufacturers, hindi na nila papansinin yung 15 centavos eh. Babawiin na lang nila sa ibang produkto. Si DTI Undersecretary Ruth Castelo. 300 bilyong pisong halaga ng mantika o cooking oil mula sa Malaysia ang sinasabing naipuslit sa bansa. Sinabi ni Albay Congressman Joey Salceda na idineklarang pagkain o pakain sa baboy ang mga kontrabando kaya umabot sa 45 bilyong pisong halaga ng taripa ang nawala sa pamahalaan. Nilino naman ni Bureau of Animal Industry Director Raildreen Morales na ang 300 bilyong pisong halaga ng smuggled na mantika ay pinagsama-sama ng halaga mula 2016 hanggang 2021. There has been some overlapping of oversight po previously dun sa pag-i-issue ng certification as to whether this importation are will be used as for feed grade. Yeah, may recommendation na po ang ARTA as regards on the personalities involved. So wala kayo nakikita ang gumagawa ng katiwalaan sa loob ng DA. Walang-wala kayo sa issue ng governance, ano? Minsan pumasok sa tuktok nyo na kayo pinagagalingan ng lahat ng avis smuggling sa mundo. Hindi ho ba nakakabwisit yun? Tinawag naman ni Salceda na mother of all smuggling ang Department of Agriculture dahil sa patuloy na pagpasok ng mga smuggled na produkto at pagdepende sa importasyon na lalong nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka. 100 kilo naman ang smuggled na carrots ang nasabat sa Divisoria Market sa Maynila kagabi. Inaalam na ang pinanggalingan ng mga nasabat na gulay na ibinebenta sa mas murang halaga kumpara sa local na carrots. Nagbabala rin ng Department of Agriculture sa masamang epekto ng pagkain ng mga smuggled na gulay na posibleng ginamitan ng insecticide.
Kinasuhan ng GRAP sa Office of the Ombudsman si dating PhilHealth President at CEO Celestina De La Serna dahilan sa sinasabing irregularidad sa proseso ng accreditation renewal ng isang healthcare provider. Naharap din sa kasong paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials si De La Serna at 10 pang opisyal kabilang na sina PhilHealth NCR Vice President Dennis Mas, Dr. Ninita Balbuena, Dr. Imelda De Vera P., Dr. Janice Perlas, Dr. Rofien Ison, Dr. Alejandro Perez at Jeffrey P. Ayon sa National Bureau of Investigation, walang matibay na dahilan ng mga opisyal sa pagbasura sa hiling na renewal ng complainant na si Dr. Lailani Mercado Asis. Wala rin itong nakabimbing kaso sa PhilHealth Prosecution Department, taliwas sa naging dahilan ng ahensya para ibasurang aplikasyon. 2018, nang sibakin ni Pangulong Duterte si De La Serna dahil sa sinasabing sobra-sobrang allowance at travel expenses nila. Inilipat na ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa kambagong diwa sa Taguig. Kinumpirma ni NBI Prosecutor General Benedicto Malcontento na wala na sa NBI headquarters si Kerwin Espinosa at naipaalam na rin ang paglilipat ng kulungan sa mga korting humahawak sa 9 na kaso nitong may kaugnayan sa ilegal na droga. Pebrero, lumabas ang balitang inalis ng Department of Justice sa Witness Protection Program si Espinosa dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang na ang tangkang pagtakas, extortion, pagpupuslit ng alak at paglabag sa curfew. Nahulihan din si Espinosa ng mga ilegal na kontrabando tulad ng cellphone at patalim. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, kabayan at Johnson, sa ating show is Spotlight. Excited na ang real-life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na may palabas ang comeback serye na Too Good to Be True. Surpresang handog sa fans ang advance screening ng mga episodes na ipalalabas sa streaming giant na Netflix. 3 araw bago i-ere sa Free TV. Naging hands-on ang Katniel sa pag-develop ng istorya at aminadong naging hamon ang pinagdaan ng locked-in taping. Mapapanood na ang Too Good to Be True sa Netflix sa May 13, habang sa May 16 sa Free TV at iba pang kapamilya platforms. Super pleasant surprise. Nung tumawag si Tita Gloria, sinabi lang niya, "Kath, can I call because I want na sa amin mo unang marinig." So di ko naman in-expect na yun yung sasabihin niya, kaya super na-excite kami lalo. Nakakapanibago rin, di ba? Dahil kailan ba huli naming teleserye? 4 years ago, di ba? So, noong una, nangangapa. Pero ngayon, medyo andun na rin kami, di ba? Excited na kami. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan at Johnson. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kasi po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! Number one, for the aircon, dapat tamang size na para sa room mo, no? Para hindi ka magkasaya ng energy. Second, kapag gumagamit ka ng aircon sa kwarto, i-avoid mo yung air leaks o may mga konting bukas na pintana o bukas na pinto. Lalabas yung malamig na hangin at papasok yung mainit. Aircon mo, trabaho ng trabaho kasi para mapalamig yung kwarto. Tip number three, set your...